alam kong hindi madali ang pag-uusap na ito. Pero dito tayo magsimula. When was the last time you saw Jam? Kahapon lang po. What was that conversation like? Kahapon po kasi yung pinaka-worst na naramdaman ko na nakita ko siya. Kasi lately po sobrang nakikita ko na po yung paghina niya, yung pagbago po ng ugali niya, ganun. So, palagi ko pong tinatry magpigil ng tears pag nandun ako around Jam kasi gusto ko as much as possible ayokong makita niya yung na nahihirapan din po ako. Pero kahapon hindi ko po talaga napigilan na maiyak sa harap niya kasi sobrang nakita ko po yung laki ng pinagbago niya. Yung mismong, yung itsura niya from physical appearance hanggang sa mismong ugali po niya kung paano siya makitungo sa amin lahat po. Ugali meaning... Paano yung pagbabago? Like, before po, nung bago pa namin ma-experience yung gantong condition ni Jam, pag may naririnig po akong kwento na parang bumabalik sa pagkabata, yung may sakit, parang inaisip ko paano nangyayari yun. Yung pala ganun po pala talaga, na parang simpleng bagay nagagalit. Pag kunyari ako, sinasabi ko po kasi lagi na mag-pray siya, pero... last time na sinabi ko yun sa kanya, parang nagalit pa siya kasi nakukulitan daw siya, ganun. So, medyo natakot na akong kausapin siya kasi ano, nasistress po siya agad pag may mga sinasabi kami sa kanya. So, kadalasan tahimik, andun ka lang, it's enough that he knows that you guys are there. Yes po. How long were you there in the hospital kahapon? Matagal din po. Wala siyang sinasabi? May hinihiling, may tinatanong? Anong sinasabi niyang personal sa'yo? Yung last time mo nag-usap kami na one-on-one kami, gusto ko po sanang mag-open up siya sa akin ng nararamdaman niya, ganun. Okay. Pero nahirapan po talaga siya magkwento eh. So, puro yes or no lang yung sagot niya that time. Tapos nagsusorry lang siya kasi hindi daw po siya makasalita. Let's talk about that text message na ipinadala niya. Talk about it. Opo. Nung time po na nag-text siya dun, hindi po kami magkasama nun. Tapos nung na-receive ko yun, nagulit ako kasi pagkita kong ahaba bago ko papabasa, eh hindi naman po siya nagte-text kasi nahihirapan siya. So, yun, nung nabasa ko po, natulala ako, Tito Boy. Hindi ko po alam yung i-react ko. Parang hindi siya nag-sink in sa akin agad. Tapos siguro, binasa ko po na madaming beses. Tapos nung medyo nag-sink in na po sa akin, doon na po ako naiyak ng sobra. Kasi parang, oh no Lord, ito na po ba yung... time na, ito na po ba yung moment na kinatatakutan ko? Parang nangyayari na siya. Ano ang laman ng text message para sa ating mga manunood? Humihingi na po siya ng end sa nangyayari sa kanya. Gusto niya daw po ng mercy killing. At napapagod na siya? Opo. Ano ang iyong reaksyon? Siyempre po nung una parang kinonvince ko siya na lumaban pa. Did you text back? Yes po. Sabi ko, in shock po ako. Sabi ko, magdasal ka. Kasi yun lang naman, prayer is always the answer to everything po. Tapos, ayun po, parang sinabi ko, hold on lang, ganun. And he said? Hindi na po siya nag-reply dito. Nakita ko kanina yung reaksyon ng kanyang mommy. Kasi napakahirap na konsepto, lalo na tayo dito sa ating bansa. Hindi pinag-uusapan yung mercy killing, yung euthanasia. Kasi sabi nga ng mommy niya, ikaw rin, paubayan natin sa Diyos, hindi napapagod ang Diyos sa atin.